Balik tayo dito kay Glenn Chong, kay AKA Glenn the Chong, ka-coffee na sasampalin daw si First Lady Lisa Araneta Marcos. Magsusorry na ba ito? Kasi matulog na ngayon yung usapin na baka ma-disbar ito eh. May sumulat na officially ha, ang Bureau of Immigration ka-coffee, may isang commissioner natin dyan eh. Sumulat na dyan ka-coffee sa Supreme Court no, at ang kanyang hiling na imbestigahan itong naging remarks ni Glenn Chong kay First Lady Lisa Araneta Marcos eh, di ba? Sasampalin niya raw si First Lady Lisa Araneta Marcos. At ngayon, napakaingay ni Glenn Chong, no? Magbig sa Facebook, kung i-check niya siya sa Facebook, sobrang daldal ni Glenn Chong. Samantalang noon, sobrang himo dito. Sobrang pabor ito sa mga Marcoses. Pero ngayon, eh sobrang daldal na. Eh kasi, di ba? Napabalita noon eh na pwede daw itong ilagay diyan sa COMELEC eh, bilang chairperson daw ng COMELEC. Eh, hindi nabigyan ng posisyon eh. Kaya ba ganyan na lang yan? Kaya todo daldal ngayon si Glenn Chong dahil hindi nabigyan ng posisyon? Hoy, ba't ganoon, sir? Anyway, ito, may mga nanawagan po sa kanya dito kay Glenn Chong, no? Nanawagan po sa kanya ang ilang pambabatas. And actually, hindi nanawagan eh. Nagde-demand ng apology mula kay Glenn Chong dahil sa pag-threaten na sasampalin niya si First Lady. Actually, kahit wag na eh. Kasi hindi naman magsasorry yan eh, malinaw yan, hindi magsasorry yan si Glenn Chong eh. Kasi wala naman tong career, di ba? Abogado siya pero nating tulus ito kung ikukumpara mo kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos. No? So nagde-demand itong mga mambabatas, siya sa mababang kapulungan no, na mag-apologize itong si Glenn Chong. Wag na, disbar na lang, di ba? Tama itong ginawa eh, sulat na dyan sa Korte Suprema eh. Para ba disbar na ito? Kasi pamimisikal na yan, if ever man ha, kung gagawin yan, kung threat yan, kung banta man yan, again, sabi nga kahapon, against yan sa isang code of conduct ng isang abogado. Two veteran members of the House of Representatives, o ng HOR, are demanding, yan, nagdi-demand po sila ng public apology mula kay former Biliran Lone District Representative Glenn Chong, yan, congressman ito eh, no, di ba? Kinatawan ito ng Biliran noon. Eh, bakit kaya hindi na nanalo hindi tumakbo? After he publicly threatened to slap in the face First Lady Lisa Araneta Marcos. Eh, concern lang pala itong mga mambabatas na ito. Kasi kasamahan pala nila noon eh. Diba? Kasamahan nila dyan sa HOR and then magiging bastos ito. So kailangan nila i-call out ang bastos na abogado. Angered and appalled by Chong's remarks, were Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel at si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Yes, I saw the video clip and I denounce. Yan ha. Dinidenounce po nila o itinatakwil nila o hindi nila nagustuhan itong disrespect na ipinakita sa First Lady, sabi ni Pimentel, ang Assistant Minority Leader ng Commission on Appointments. Pero kung ano, sa tingin ko ha, kung nabigyan ang position yan, hindi magagaganyan yan eh, si Glenn Chong eh. Pero ngayon eh, sobrang ingay ito eh. Galit na galit ito kay First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi niya nga, meron daw po siyang ebidensya na issue na minamanipula daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos itong resulta daw po ng eleksyon. Paano yun? Diba? Sabi niya kasi may ebidensya siya at ilalabas siya raw sa tamang panahon. Eh ngayon na nga, nag-iingay na kayo, di ba? Eh kung trial by publicity yung ginagawa niyo, eh, tuloy-tuloy niyo na ilabas niyo na yung ebidensya na yan na sinasabi ni Glenn Chong. Pero bakit ayaw niyong ilabas? Di ba? Kung matibay talaga yung ebidensya ninyo, magsampa kayo ng kaso, sampahan niyo ng kaso, itong si First Lady o si Pangulong Bongbong Marcos sa proper forum, sa korte, ka-coffee. Total, sabi ni Glenn Chong, meron siyang ebidensya at dun, ilabas mo yung ebidensya mo. Pero sa kanyang talumpati, diyan sa Liwasang Bonifacio, nung siya ay nag-speech diyan, eh sabi niya, meron siyang ebidensya, pero ilalabas na lang daw yan sa tamang panahon. Eh, kailan pa yung tamang panahon? Pagtapos na si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon na ang tamang panahon. Habang nakaka 2 years pa lang yan, eh, kasi ang gusto niyo eh, matanggal si PBBM para makapasok si Sara eh, si Inday Sara Duterte. Eh di ngayon na lang, ngayon ang tamang panahon, as earlier as possible, di ba? Eh ilabas niyo na yung ebidensya niyo, para may 4 years pa si Sara na maupo. Ang problema, baka wala kasing ebidensya. Baka memo lang ito si Glenn Chong na meron daw siyang ebidensya na ilalabas. Ilabas mo na, sir, para matanggal na si PBBM dahil yun naman ang gusto ninyo dyan. Diba? Baka wala kasi. We demand a public apology for Chong under the National Unity Party stalwart. Pimentel's fellow Mindanaoan Barbers of the Nacionalista Party was just as offended by what he heard from Chong's mouth. Actually, matabi lang dila, you know.
That is a that conduct is unbecoming of a gentleman. Correct. Women's month pa naman ka-coffee. Sabi ni Barbers, Chong should apologize. Underscored Barbers, a long-time chairman of the House Committee on Dangerous Drugs. Actually, kung kaya niya gawin kay First Lady, ya First Lady na yan, kaya niyang sampalin yan. Ano pa yung ordinaryong tao? Ano pa yung ordinaryong babae? Baka nga yung kasambahay eh, ginaganyan niya rin. Kasi First Lady na, biruin mo ha. Ang dami security na kapalibot yan. At First Lady yan, di ba? Sa ibang bansa, matindi ang pagrespeto sa First Lady, pero dito sa Pilipinas, sasampalin lang daw ni Glenn Chong. Eh ano pa yung ordinaryong babae? Ano pa yung mga kasamahan niya sa bahay? Ano pa yung mga kapitbahay niya na ordinaryong babae? Baka hindi lang sampal yung abutin ang ibigay ni Glenn Chong dito. Chong made the threat to slap the First Lady during the prayer rally dyan po sa Maynila. Itong Martes pa naman ito, March 12 pa ka-coffee. Ay inorganisa po para suportahan ang Kingdom of Jesus Christ na si ang leader nito si Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga, ironic eh. Nandiyan kayo para suportahan si Kibuloy eh. Pero ang nangyari eh, binanatan nyo ng binanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Doon kayo sa purpose nyo. Ano ba yung purpose nyo? Suportahan nyo si Digong. Pero binanatan nyo si PBBM. Suportahan nyo si Kibuloy, si Digong, mga Duterte. Suportahan nyo. Purihin ninyo. Sabihin ninyo lahat ng magagandang salita sa inyong sinusuportahan. Pero wag na kayong manira kasi pangit tignan yan bilang kayo yung mga, ano ba to, tinitingala. Dating opisyal na gobyerno, mambabatas. E, paano kayo? Respeto. Hinig mo, manira. Chong, a lawyer, only served one term as Biliran congressman. Oy, thank you naman. Swerte naman ng mga taga-Biliran. Isang term lang po ang nagsilbi dyan si Glenn Chong. Specifically from 2007 to 2010, he sought re-election in 2010 and 2013 but lost twice to Rogelio Espina. Diba? Ayaw sa'yo naman taga-Biliran. 2010, tumakbo. 2023, tumakbo. Tanggal. Hindi nanalo. Oh, thank you. Buti naman. Kahit sino pa si Sir Rogelio Espina. Hindi natin kilala si Sir Rogelio Espina dito. Pero sa tingin ko, yan ang tamang nangyari dyan sa Biliran. Buti na lang. Hindi na re-elect. Ibig sabihin, mismo sa Biliran, ha, ayaw kang manalo sa pagmambabatas. Ano pa sa pagkasinador? Di ba? Takbo ka sa pagkasinador. Saan kakamutin? He ran for senator during the 2019 midterm elections. But lost. O 2022. O takbo ulit. 2025. Baka iboto na siya ka-coffee. Kasi may digong na siya. May supporter na siya ni digong. Ayun. Takbo siguro siya dyan. Baka manalo na siya dyan. Pero I doubt na mananalo siya pag tumakbo siya sa pagkasenador ngayong 2025. Alright, comment your opinion. Sige. Eh, basahin natin ang opinion niyo dyan. Leo Corporal, lahat ng mga DDS at Duterte supporters, lalo na si Glenn Chong, madisbar na yan. Trahidor siya sa ating bansa. Kasama niya si Digong Bastos, trahidor sa ating bayan. Eh, di ba ko si, tawag doon, si, sino nga ito? Si Gadon, di ba? Si Larry Gadon, eh, napadisbar niyo yan eh, dahil sa pambabastos sa babae. Eh, ano pa ito? Threat na ito, physical threat. Manahanampal ng babae. Oh, yan. Baka pwede maging ground siya. Hindi ko alam kung paano magiging discarte dyan. Pero malaking news yan. Magandang news yan kung madidismar itong si Glenn Chong. Di habak na mas matalino si Garcia kay Chonggo, sabi ni Juan Quaton. Kay Taddy Egos, ay, Ramadan Karim ka-coffee, watching from Oman. Happy viewing po sa inyo dyan sa Oman. Kay Sandra Valdez, baka binubugbog din niya ang asawa niya, sabi ni Sandra Valdez. Di ko alam kung may asawa, kasi di ba sabi nila parang ano daw? No comment. Di ba ako may asawa? Pero kung kaya niya gawin kay First Lady, may possibility na kaya niya gawin sa ordinaryong babae o sa ibang babae. Yes, pwede nating iboto sa